Pinangangambahan naman ngayon sa Pagadian City ang tuluyang pagkawala ng mga inclined tricycles dahil sa pagdami ng bumibili ng baon-baon na tricycle. Alamin natin ang detalye kay Lovely May Onis. Taong 1970, inimbento ng isang Cyril Ubanan ang inclined sidecar para ikakabit sa motorsiklo na naging means of transportation sa buong Pagadian City. Mula noon, naging atraksyon na ito sa mga bisita. Kasabay sa pagbabago ng panahon, nagbabago na rin ang disenyo ng sasakyan na naging convenient na sa mga pasahero, lalo na sa mga senior citizen. Nanindot na po pagsakay. Dini tama ang pamblaman sa baon sa kasaka. Favor po siya ma'am, namawa na ang traditional na tricycle. Okay raman po nung biyaran po sila. Ang dinitapod sa baon-baon. Okay ma'am po. Baon-baon, kaya inersign siya. Tapos patravel po layo. Kaya siya ang kuhan travel ko sa amin sa Sibugay. Kaya magulan or kuhan, dinit sa close siya ba? Dinit siya ka ng kuhan kayo sa tao. Tapos pwede siya pang pamilya. Para sa akin, mas maganda yung babao kaysa yung tricycle. Kasi hindi ka mahirapan sa paggahi, hindi ka masyadong mababad sa init o sa ulan. Kasi malaki siya, meron pang yung atop niya. Pero yung maintenance? Yung maintenance, mas malaki yung maintenance kaysa tricycle. Pero sa biyahe, mas komportable din sa bao-bao. At dahil karamihan sa mga tricycle ay two-stroke, kaya hindi na rin daw ito environment-friendly. Sa panayam kay Pagadian City Councilor Jesus Duterte sa pamamagitan ng telepono, nakaramihan umano sa mga tricycle operator ay bumibili na ng mga three-wheeler vehicle o bao-bao para maging convenient sa pamamasada ang kanilang mga driver. Mas maganda kasi para hindi kawawa yung pasero. Lalo na pag umuulan. Lalo na pag umuulan. O senior citizen. Mas maganda para hindi sila mabasa, para hindi sila kawawa. Sa ngayon, wala pang paliwanag ang sangguniang panglungsod kung tuluyan na bang mawawala ang sinaunang sasakyan ng Pagadian City. Mula rito sa Zamboanga del Sur, Lovely Mayones, matatag, matapang, matapat.